Okay, so ang ating content is defining social sciences as the study of society. Okay, so we will learn in this lesson the definition of social sciences as the study of society. And then you will be knowing the introduction of the disciplines within the social sciences. Okay, so basically, social science refers to the systematic study of various aspects of human society. It is a major category of academic disciplines dealing with society and the relationship among people within a society. And then it was established in 19th century. Anong mga taon ang 19th century? Mga 1980s, sir, or 1990s. Okay. Nine. Pag sinabi nating 19th century, ay ibig sabihin niyan ay from 1800s hanggang sa 1899. Okay? Ang tawag doon ay 19th century. Pang 19 na century yun. Okay? Pang 19 na century. Kasi ngayon, di ba ang tawag sa atin ngayon, ano? 21st century. Pero wala pa namang 21st. Gets nyo ba? Hello? Yes, sir. Okay, good. Yes, so, ulitin ko lang ha, ang atin pong ang century po natin ngayon is 21st century na tayo. Ang 19th century is nangyari po noong 1801 hanggang 1899. Okay. So, ito po ay nangyari, ang emergence of or establishment of the social science is in 19th century. So, let us look back in the definition of natural science. It is a major branch of science that deals with description, prediction, and understanding of natural phenomena, basically based on observational and empirical evidence. Now, ang natural science, sa sinasabi natin, is yung ating pinag-aaralang science doon sa ating junior high school. So basically, ay napapag-aral natin to. Anong mga subject ang napapaloob dito sa inyong naalala? Inga, naalala niyo yan? Ano ang mga subject na napaloob dyan sa ating natural science? Hello? Hello, hello? TLE po. TLE? Natural Science, TLE? Life Science, tsaka biology. Sir, physics. Physics, very good. Kasama po yung physics, no? So, okay. So, the two main branches of natural science is biological science at saka physical science. So, kita nyo naman yan ano? Escape ko muna ha, saglit na ha. Kasi gusto ko makita ko kayo eh. So, ibig sabihin, choppy raw ako. Choppy ba ako? Di po. Ako bagal po net dito. Signal mo yan eh. Signal mo. Data ni Vincent. So, signal po ninyo yan. Okay. Iba si kanil sabi ng choppy. Choppy. Nagka-choppy talaga dahil sa signal. Dalawa lang yan. Sabi. Kung signal ko ang problema, ayan, choppy yan. Tapos, kung signal nyo rin ang problema, choppy din yan. Okay. So, let's get back
with our lesson? Okay. Dalawa lang yung ano ha, natural science natin pinag-uusapan ha. We have physical science or at saka yung biological science. So sa physical science, nakikita natin yung physical or physical science, physics, astronomy, chemistry, earth science. So pag sinabi ng biological, yun yung mga biology subjects natin. Okay, so social science versus natural science. Ano raw ba ang kaibahan ng dalawang ito? Sabi rito, things in common, both sciences employ scientific model in order to gain information. So, ibig sabihin, yung dalawang branch na to ng sciences, yung natural science at saka social science, gumagamit ito ng scientific model para mag-gain ng information. So, in making researches, kailangan talaga natin gumamit ng scientific method or scientific model para makakuha tayo ng good or what we say, hindi siya bias o hindi gawa-gawa ng mga information. Both sciences, teka lang ha. Ayan, dumadami na tayo, paunti-unti. Okay, so both sciences use empirical measure data evidence that can be seen and discerned by the senses. Both sciences theories can be tested to yield theoretical statements and general positions. So, titingnan lang natin yung ilang ano dito, ilang mga tables. Kung titingnan nyo mabuti, we have there ang natural science na nag-start noong 16th century. Okay. Samantalang, ang social science ay nag-arose 300 years later. So, 19th century nga. Tapos, sa science, it deals with object. Sa social science naman, tao ang pinag-uusapan. Sa natural science, it should be exact or controlled variables or predictables. Dito naman sa social science, we have spontaneous. Talagang pwedeng ano, malawak, no? Malawak. Unpredictable, uncontrollable as it deals with human emotions and behavior. So, ibig sabihin, sa natural science, hindi siya unique. When we say unique, iisa, no? Kung ano ang sagot, talagang yun talaga. Sa social science, it deals with human circumstances, no? Kaya, sa dulo, nakikita nyo dyan, open system yung ating social science. Every year or every decade, nagbabago ang trend. Tama? Tama ba? Hello? Tama ba? Yes, sir. Magbigay nga kayo ng magbigay nga kayo ng example doon sa tinatawag nating open system. Ibig sabihin ay nagbabago yung sistema sa social science kahit ano, kahit pa yan halimbawa ngayon ganito. Sa susunod na taon iba na kaagad. Magbigay nga kayo ng example ng ganung mga pangyayari. Pwede pong factory. Anong factory? Anong factory? Hello? Factory po ng plastic, pwede po yun. Alin. Pakiulit po. Choppy po. Narinig ko factory. Factory po ng plastic. Plastic na... Anong plastic? Ano po? Yung mga pang-araw-araw po. Okay, pwede yun. Ibig sabihin, di ba dahil dumami ang plastic sa dagat, so nagkaroon ng batas na
Bawal ang plastic sa palengke. Tama, di ba? Yes, sir. Tapos, anytime, nagbabago din naman yon. Kaya ibig sabihin, open system. Tama? So, very good. Ano yun? Example. Basic lang yun, ha? Basic. Pero yung pinaka, ano, yung grandus, ano, shift ng ating buhay ay yung ating pag-aaral ngayon. Biglang nagbago. Tama? Kaya nagkaroon ng sistema na online. Hindi ko alam kung magpapatuloy ito kahit mawala na yung COVID. Ay, ang COVID, hindi naman mawawala na talaga yan. Nandiyan na talaga ang COVID sa buong mundo. Kailangan na lang ng vaccine. Pero pagdating ng vaccine, palagay niyan, mawawala ang COVID? Sir, hindi pa po. Depende po, sir. Ibig sabihin yan, airborne po yung COVID. Ano ibig sabihin? Parang tayo ng coronavirus pero merong solution na. Parang may solution yon, tama. Pero yung ating sistema sa pag-aaral, nagbago. Maaring after, na kahit pa may dumating na vaccine, meron talagang klase na online na lang talaga. O, di ba? Kasi maganda talaga ang online, eh. Nasa bahay ka lang. Comfort zone mo. Nasa bahay ka lang, eh. Eh, kung may internet ako sa bahay, ay doon na lang din ang nagtuturo sa inyo. Ay, kaya lang, wala, eh. Pumapasok pa ako dito sa school. So, ibig sabihin, kasama yan sa social science na sinasabi. Okay. So, we will now look with this concept, humanities. Ito ay tungkol sa atin. Pakibasa nga ako, ano, Jason Caballero. Jason Caballero. Basahin mo lang lahat. Refers to the study of the ways in which the human experience is processed and documented. Next. Encompasses the field of philosophy, literature, religion, art, music, history, and language. Thank you. So, ibig sabihin, we are going to somehow touch this branch, so the study of humanities, wherein we will try to look with our own experiences, which is part of the history, no, in the Philippines or in the Philippine setting. At saka we are going to go to the field of philosophy. Ayan, philosophy. Kaya siguro, sana pagkatapos ng klaseng ito, hindi kayo maging pilosopo. Okay? Sana lang, no? And then we will take with the literature, religion, art, music, history, and language. Okay, so a moment. Close ko lang yung mga pinto natin. Kasi nagkakarinigan kami ng ibang teacher dito. Okay, so sino ang kilala niyong philosopher? Meron ba kayong mga kilalang philosopher? Hello? Pwede po si Confucius. Sino? Si Confucius po, pwede. Pwede. Philosopher yun, ano? Maraming mga philosopher, mga Greek philosopher. Si Confucius ay, ano yun? Chinese yata, no? Chinese or Mongolian, if I'm not mistaken. So, maraming mga philosopher ang nasa libro na atin nababasa. Okay. So, sabi rito, the common things in two sciences, yung natural science at saka yung social science, ay both the humanities and social science are concerned with human aspects like law, politics, humanities pala to. Both humanities and social science. It talks about law, politics, linguistics, economics, and psychology. So pag sinabing law, batas, politics, politika, linguistics, lingwahe,
economics, ekonomiya sa Pilipinas na minsan pa'y bumagsak dahil sa COVID-19 pero unti-unti na nakabangon. Psikolohiya or psychology ay ang pag-react or the behavior of men or human beings. Both humanities and social sciences are concerned with human lives and nature. Kaya naman, tayo ang bida sa ating pag-aaralan ngayon. So, ang humanities naman, medyo maaga siya nag-emerge, no? 15th century. Okay? So, influenced by the developed after the French Revolution and Industrial Revolution. So, ito namang social science, syempre, 19th century pa nga. Ibig sabihin, matagal siya. Ang humanities involve a more of specific approach. Ang social science naman, more of scientific approach. At saka, ayan. Ang functions nila ay to better appreciate the meaning and purpose of the human experience doon sa humanities. Doon naman sa social science, i-analyze natin and we will explain and predict the future trends from the information that we have today. Okay, we can predict the future somehow by using the trends today in the society. So, para magawa natin yon, pag-aaral natin ang social science. Number two, to reveal wisdom, to better explore and address the big questions and meet the challenges in human condition. Yun po yung pinag-aaralan sa humanities. Sa social science naman, to generate and produce new knowledge or factual information. So, ang susunod na mga presentation ay manghuhula kayo. Sana nga makakahula kayo, no? Actually, hindi naman siguro ano yan, problema ang panghuhula. Ito po yung mga disciplines sa social science na ating pag-aaralan sa mga susunod na meetings. O kung matapos natin ngayon, di mas okay. So, ito na po yung ating mga discipline na tatahakin. Number one, ito po ay ang anthropology. Ano kaya ang ibig sabihin ng anthropology? Hello? Hello? Ha? Ayusin niya ni. Ano ang ibig sabihin ng anthropology? Sir, choppy kayo, sir. Choppy ako? Choppy ba ako? Hindi po, sir. Hindi po. Okay, sorry. Sorry sa signal. Okay. So, ano ang ibig sabihin ng anthropology? Sir, ako po. Sige nga. Anthropology is the scientific study of humanity concerned with human behavior, human biology, and societies in both the present and the past. Okay, including... thank you. Okay, okay, thank you. So, in short, ano ang tawag nito? Ang anthropology. Anthro, may ano yan eh, may meaning yan eh. Anthro, at saka yung logi, logos. Anthropologus. Okay? So in short, ito ay study of what makes us human. Okay? Pinag-aaralan dito yung different aspects of human experience. Kung bakit namuhay or nabuhay ang isang tao ng mahaba noong unang panahon at bakit ngayon maiksi na lang ang buhay ng tao. O, di ba? Kung napapansin nyo, kasama sa anthropology yung archaeology, no? Kasi napapansin nyo naman, maraming mga nahuhukay ngayon. Maraming mga nahuhukay na nagsilbing patunay
tungkol dun sa history nung unang panahon. Ito naman, napakadali lang itong intindihin, di ba? Ito ay economics. At kayo ay nag-aral ng economics nung kayo ay grade 10. Tama? Economics. So, ang ekonomiya sa Pilipinas at sa buong mundo ay naapektuhan ng COVID-19. Economics is the study of economy. So, itong economics ay mahalaga na maintindihan din natin kasi basic ito eh. Bakit nagmamahal ang gulay tuwing December, no? So, supply and demand naman yon. Kaya alam ko naman na napag-aralan nyo na yan kay Ma'am Mariano. Sinong teacher nyo nung grade 10? Si Ma'am Mariano ba? Saan, sir? Sa science? Sa economics. AP? Ma'am Jessie po yung sa amin. Ah, okay, okay. So, mahalaga po yan. What is geography? Sa madaling salita. Geography. Anybody? Anybody, geography. What is geography? About Earth, sir. Ha? About? Earth po. About Earth. Wow, laki kasi ng Earth, no? So, ang geo means Earth. Ang graphy, graph, ibig sabihin kung nasaan sa Earth. So, ibig sabihin, pinag-aaralan dyan yung location ng isang bagay. So, alam nyo ba kung nasaan tayo sa kontinente ng mundo? Nasaan tayo? Asia. Asia. Ano tayo sa northeast or south? Southeast. Po. Okay. South. South tayo, south. Nasa baba tayo ng Ecuador. Okay. History, alam na natin 'yan, history. Bakit pinag-aaralan ng history? Para tayo ay matuto sa mga nangyari noong unang panahon. Pero ang meaning ko dito sa history na to ay iba, no? His story. Historian. Ang history po ay meron pong kinalaman sa meron pong kinalaman or sino dito sa inyo ang mahilig magbasa ng history sa Bible? Wala, meron, wala. Alam nyo ba na ang history sa mundo ay naisulat sa Bible? Eh, opo. Sino? Magbigay kayo ng example? Magbigay kayo ng example. Si Noah, sir. Si Noah. Si Moses, ba? Parang hindi ko nabasa yon yung kay Moses at kay Noah. mga nanguhula. Nanguhula kayo ah. Ang ano kasi, ang tawag nito, pag sinabi natin history, ay history yun. Ibig sabihin, dapat nakasulat yun sa world history book. Nakasulat dapat yun. So, ibig sabihin, yung kay, ano, kay history sa Bible, katulad ng Moses, Noah, wala naman yata sa history yun. Magbigay pa kayo ng example, pwede naman kayo ng hula eh. Wala na. Sirit na. Kay Simon, sir. Sino yun? Sister din po sa... Kay Simon. Ha? History sa? History po sa Russia, si Stalin, isa sa mga ano diktador na kinatatakutan, pero ginagalang din po. Okay. So, saan siya nakikita sa Bible? Sa Bible po ba? Naliligaw kayo, ha? Sabi ko, alam nyo ba na ang history ay nakasulat sa Bible, sabi ko kanina. Apostol so, Pablo po? Bible po, di ba? Oh, siguro. Si Paul ay naging isa sa mga pinakadakila sa history ng Christians. Tama. Great ano siya, great disciple siya. Nasa ano siya? Christian history. Na siya yung nagpakalat ng Christians sa Greece at saka sa Rome. So, si Paul. Pero ang pinaka, ano, yung sikat
ng mga history sa scripture ay yung kasaysayan ng mga big kingdoms katulad ng Babylonian Empire, we have Medo-Persia, and then we have Greece, and then we have Rome, and then we have US. Ayan. Nasa, ano yan? Nasa nakasulat yan sa Bible. Kaya napakagaling ng Bible eh. Old books na punong-puno ng history. Linguistics. Okay. Meron bang, ano? Meron bang, ilan ba ang tawag nito? Ilan ba ang lingwahe sa buong mundo? Napakadami, no? Napakadami. Alam nyo ba na meron din sa Bible yan? Noong unang panahon, doon sa Tore of Babel, dahil iisa lang ang lingwahe nila, ay binisita sila ng ano, ng Diyos o ng mga anghel ng Diyos at binago yung kanilang mga lingwahe. Kaya nagkawatak-watak silang lahat. At nasakop ng tao ang buong mundo. Kasi hindi na sila magkakaintindihan eh. Kaya nagsarili na lang sila. O di ba, linguistics, pag-aaralan din natin yan. Kasi sa pag-iiba ng ating pananalita, language, ay nakaka-apekto rin yun sa human experience ng isang tao. Political science, ayan, yung mga gusto mag-law, political science yan. Gusto nyo mag-law? Ayaw po. Ayaw. Bakit? Mahirap, sir. Ang subject na Humes ay pwedeng mag-law. Pwede kang mag-pre-law na mga... Kunyari, gusto mong mag-pre-law na kurso sa college, pwede kang kumuha ng AB literature. Ibig sabihin, aaralin mo yung mga literature. Pwede rin naman kahit anong subject. Anong course. Pwede kang maging nurse, pwede kang maging accountant. After naman nun, ipuporsu mo yung tawag nito. Law. Or pwede ka rin mag-political science sa tawag nito sa iyong kurso sa college tapos diretso ka na sa law. No? So it's all about political science. Psychology. So sa college ay isang subject yan. Ano? Isang semester pag-aaralan ang psychology. Ang tao ay binubuo ng psikolohiya. Meron siyang behavior. Sociology, ito naman ay society, no? Demography. Ano yung demography? Yung saan ka nabilong? Demokrasya. Saan ka nabilong? Sama-sama ng mga tao, sir. Ibig sabihin ng demography, ano ka? Babae ka ba? Lalaki ka ba? Mahirap ka ba? Mayaman ka ba? Ganon. Diba? Yung grupo ng mga tao, saan ka nabilong? So, the disciplines of social sciences, meron dito tayong, ilan yan? Siyam, no? Anthropology, economics, geography, history, linguistics, political science, psychology, sociology, at saka demography. Okay. So, aaralan na natin pa isa-isa, no? Anthropology. So, derived from the Greek words anthropos, meaning human. Oh, ito na yung sinabi ko kanina. Pag sinabi nating anthropos, human yon. Logos, meaning word or study of. Kaya anthropology, study of men. Okay? Anthropology, study humans and their societies in the past and present. Kaya nga, may tinatawag tayong fields of anthropology. Yan tayong physical at saka cultural. Okay? Cultural. Ang pinag-aaralan sa physical, syempre, yung gaano kalalakas ang mga tao noong unang panahon. O, diba? Physical yun eh. Malalaki ba sila? Maliliit ba sila? Saan sila nakatira? Okay. Cultural naman, ano ang kanilang pamumuhay noong unang panahon? Anong klase ang culture na meron sila? Nakikita natin yan minsan sa tawag nito, archaeology, na yung mga caves ay may mga tatak na gano'n, no? Yung sa drawing. O, diba? Nagpapatunay na ang mga tao noong unang panahon ay ano ba yan sa drawing?
merong happy-happy, merong mga animals na kanilang kinatay, no? Okay. So, physical anthropology ay ito yung pag-aaral ng napansin nyo yung sa ating ano, yung grade 1 pa tayo, pinag-aaralan natin yung paano nabuo ang tao. Okay? Although, in my case, hindi ako naniniwala doon sa kanilang pag-aaral na nakakita sila ng mga maliliit na tao. Kayo, naniniwala ba kayo doon? Hindi po. Hindi po. Okay. Kasi, very, ano siya, very, although very weird na pinag-aralan nila yung buto, sabi nila ay ito daw ay Homo sapiens. Ang taong ito ay hindi pa masyado nag-iisip. Hanggang sa ang tao ay naging, ano, naging magaling, no? Hindi ako, ano, hindi ako kumbinsido. Pero ganun pa man, dito sa physical anthropology, pinag-aaralan nila yan, okay? Physical anthropology. So, human evolution. Cultural, ito ay study of human societies and cultures under development. Paano sila nagdadamit noong unang panahon? Paano sila nag-aasawa? Ilan ang kanilang mga anak? Yung culture, okay? Ano ang kanilang mga ginagawa? And then we have economics. Dito sa economics ay we have known that it is all about economy, production, consumption, goods, how it was transfer, and it is how people interact with the market to attain and accomplish their certain goals. Ano ang ibig sabihin ng microeconomics? So pag sinabing micro, ano ang ibig sabihin nito? Ang micro? Hello? Hello, nandiyan pa ba kayo? Dito pa po, yes, sir. Ano ang ibig sabihin ng microeconomics? From the word itself, micro means, ano nga ibig sabihin ng micro? Tapos macro naman yung isa. Alin? Micro, maliit po. Okay, maliit. So ibig sabihin, microeconomics, saan ito nakikita? Saan ito nakikita ang microeconomics? Metric system? Hindi. Science naman yun. Ay. Science okay. Pala yun. So pag sinabi nating microeconomics, ito yung nasa palengke, no? Maliliit na klase ng, ay naku, namatay ang aking ano. Oh. Natutulad to kahapon na. Kaya nga. Nararamdaman ko nga din. Naka-record to. Uy, naka-record pala to. Stephanie talaga. Inantok ako. What happened? Nararamdaman ako may makakatulog. Yung mga nagpuyat kagabi. Ay, pamute nung ano. Pamute nung ano. Inantok pa ako. Wala pa akong tulog. It is for the week daw. Ano nangyari kay Sir? Wala tulad to kay Ma'am. Ha? Bro. Ano, sa taas ang lagyan. Ano, signal to?
Tumanag po. Hanap pa ng signal. Bobo, akit ako sa rooftop. Nalobot daw si sir. Sabi ni sir, wait na sir. May naka-record to, bala kayo. You saw where the first light was from. Check, hello. Check, narinig niyo ako, hindi? Narinig po, sir. Narinig po. Sa susunod, tulungan niyo akong i-remind ako na, sir, i-charge niyo ang inyong laptop, ha? Sabihin mo sa akin susunod. Kasi nalimutan ko kanina, naisip ko na yun eh. Eh kaya lang... Mag-charge ka na ng laptop, sir. Ayun, bukas na ulit. Ay, susunod. Okay, where were we on the lesson? Okay, so pakipatay po muna ng ating ano? Ng ating naputol yung ating video. Kaya ito yung ating ano?
check hello. Naririnig ako, hindi. Rinig po, sir. Narinig po, sir. I-record ko ulit kasi para nawala yung recording natin kanina eh. Ganda-ganda na, namatay pa. Ay, recorded na pala to. So, ibig sabihin, nag-stop kanina. Ngayon, ay tuloy-tuloy na pala to. Okay. So, let's start. Ayan, kita nyo naman yan ano? Kita nyo naman ano? So, nalawa tayo kanina, tuloy lang tayo. Ang macroeconomics naman, yun yung malakihang negosyo. Malakihang ekonomiya. Anong example ng macroeconomics? Mag-isip nga kayo ng ano? Mag-isip nga kayo ng... Maraling sa... Ha? Maraling sa SM po. SM? Macroeconomics ba ang SM? Yes, sir. Kasi malaki po. Yes, sir. Dahil malaki ang building. Depende, sir. Okay, so macroeconomics ba ang SM? Ang example sa mga macroeconomics, hindi ko pa masasagot yun ngayon ha, yung SM ha. Ang example sa mga macroeconomics ay yung oil, crude oil. Di ba? Malakihan yan. Mga gas station. Hindi gas station. Hindi gas station. Yung talagang yung, ano? Talagang nag-i-echo. Yung kuhanan, sir. Yung talagang, let's say for example, Shell. Oh, di ba? Laking ano yan? Malaking kumpanya yan. So, ibig sabihin, kasama yan siya sa macroeconomics. Okay. So, the part of economic concern with single factor and the effects of individual decisions. Microeconomics yan. Macro naman, yung large scale. Okay, large scale such as interest rates and national productivity. 'Di ba yung nag-a-announce ng ano, nag-a-announce ng taas ng presyo sa petroleum, 'yan. 'Yan yung mga macroeconomics. So geography, alam na natin 'yan, ano, physical geography. Yan po ay systematic geography. Saka meron naman tayong regional geography. So, all in all, it deals with the studying of the land and the features of the earth. Pinag-aaralan ang physical features of the earth. Kung yan ba ay mabundok, yan ba ay matubig, yan ba ay katamtaman lang, bulubundukin, yan po ay geography. So, physical geography ay yung siyempre, yung ating tawag nito, yung physical condition of the earth. Physical condition of the earth. So, meron din tayong tinatawag na cultural human geography. Kung ang tao ay nakatira sa ano, sa baybaying dagat, siyempre, hindi siya farmer. Siya ay fisherman. Ang tao naman na nakatira sa bundok, siyempre siya ay farmer. Siya ay nagtatanim, siya ay nag-harvest. So, depende sa isang tao kung saan siya nakatira. Kung siya man nakatira sa Nobileta at galing siya sa ibang lugar, hindi naman siya pwede magtanim ng mais sa Nobileta. Kaya ang gagawin niya, mag-apply siya sa EPSA. Kasi medyo malapit-lapit ang Nobileta sa EPSA. Nagets nyo? Meron tayong tinatawag na cultural or human geography. Hello? Sir. Okay. Yes, sir. Kaya naman, may study na magkaiba raw po ang psychological or psychology ng taong nasa upland. When you say upland, yung mga tao na nasa Tagaytay, Indang, kasi doon lang doon na talaga sila ipinanganak eh. Ang mga tao rito sa ano, lowland, katulad ng Nobileta, mga ano 'yan, mga pilgrims or settlers. Iba-iba ay yung kanilang mga magulang galing sa iba't ibang lugar, tapos pumunta lang dito para magtrabaho or pumunta dito para mangisda, pumunta dito para
may mga racket-racket. Kaya iba-iba yung ugali ng mga tao na nandun sa upland at saka sa lowland. So, at napatunayan daw na mas mababait daw yung nasa upland. Sana ay kahit nasa lowland tayo, mababait din tayo. Okay? Okay. So, regional geography, it is all about the study of worlds, regions. Di ba ang regions may mga hati-hati yan? Ang world ay may hati-hati dun sa mapa. Kaya kung saan tayo nabilong, nagkakaroon tayo ng iba't ibang klaseng phenomenon or weather phenomenon. Yung iba ay nag-yelo na ngayon, tayo ay maulan-ulan lang. So ganun sa atin dahil tayo ay nasa Pilipinas. Okay? So tropical lang tayo. Sa ibang bansa ay nag-yelo na ngayon. So history derived from the word historia. Okay? To inquire or research. History mainly focuses on the evolution of mankind and the events that has taken place within that evolution. Okay, the study of the past and its records about events. Mahalaga po itong pag-aralan para hindi na po nauulit yung mga mali nung una or yung mga magagandang bagay sa una ay magagaya natin ngayon. Okay? Next is sabi rito, history is the bridge that connects the past with the present and future. Naniniwala ba kayo sa kasabihang history repeats itself? Yes, sir. Pero po naman. Okay. History repeats itself. Ang istorya raw ay na uulit lamang. Okay? Dahil sistema na talaga yun eh. History repeats itself. I believe, dahil ako ay nagbabasa ng history sa Bible, that the history ay, ano yan, story yan ng may gawa o may pakana ng istorya sa buong mundo. Ibig sabihin, meron talagang someone who is holding the world and siya yung nag-elect, siya yung nagpapalit ng mga kingdoms at yun ang may gawa ng Biblia. Okay? Kasi sa Bible ay pinag-aaralan doon ang ano, ang history. Linguistics, the scientific study of language and focuses on the three aspects of language. Language form, language meaning, and language in context. Alright? So, linguistics ay kasama natin sa ating pag-aaralan. Political science ay ano naman to, system of governance and the analysis of political activities. Aaralan natin dito kung ano yung mga bagay-bagay sa politika. Okay, psychology naman ay dito natin malalaman yung mga school of psychology at saka yung mga areas of psychology. Marami yan kung paano tayo nag-iisip, paano tayo nagre-react sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Demography, human population, okay? Dynamics which includes components such as population, headcounts, composition, yung sinabi ko kanina, ano ang edad mo, ano ang sex mo, saan ka nabilong na religion, population growth, population distribution, at iba pa tungkol po sa human population at saka yung kanilang category. Okay? And then, we are done. Tapos na pala tayo. Okay, so, meron ba kayong tanong? None po. Ha? Wala po, sir. Wala po kayong tanong. So, ilan ang disciplines ng social science? Siyam. Nine po. Ano yun? Siyam. Sige nga, ulitin na natin. Okay. So, geography. Okay, na ano na tayo, na tawag nito, nag-chappy kayo. So, puputulin lang muna natin yung ating pagre-record kasi para okay. Putulin ko lang yung pagre-record natin ha.
stop recording.